72. Karga ang mahigit 1,000 baril para sa New People's Army. When they reached the area, malita-malita ng information. Sabi ni Joma, uninhabited pala yun. Yung may mga dumagat doon, mga katutubo doon. Unang-una dapat walang makakita doon. Kasi dapat done in secrecy yan. Nagkataong naispata ng barko ng isang eroplano ng logging company. Unang rumisponde ang grupo ni Edgar Aglipay, female graduate na nooy 22 anos pala at intelligence officer ng Isabela Provincial Command ng Police Constabulary. Paano yung nabalitaan itong MV Karagatan? Ang nagbigay ng informasyon ay isang may-ari ng aeroplano na nagpunta doon, nakita niya yung MV Karagatan ay nagbababa sila ng arms. Pinoy-over namin yung ship. So kinaumagahan, nakita kami. Yung magliliwanag na nakita nila na nandun na kami sa at saka maliit lang pala, tagbot pala. So pinagbabaril kami. Pinagbabaril ang grupo ni Aglipa. Ang kanilang kalaban, ang dati niyang instructor sa PMA, si Victor Corpus. Merong mga nakapwesto doon, may nakapwesto so, rito. Tama, kasi pag nandito kayo, makikita nyo, hanggang doon, kung may sa dulo. Eh, yung M14, kayang tamaan pati hanggang doon eh. Hanggang doon. Bagamat 40 taon na ang nakaraan, hindi raw malilimutan ni Corpus sa mga bato kung saan nila inabangan ang mga sundalong naghahanap sa kanila. May mga tropa kami rito, dito, doon, pero karamihan nakahilera dito. So dito kayo mismo nakapwesto? Oo. Naalala nyo pa? Naalala. So, tingnan mo, wala silang kokoberan. Alam namin na galing sa Palanan yung tropa. Kasi yung bangka na ginamit nila galing dito nung nagputukan. And then we established an ambush position. May tinamaan kayo? Dali. Ha? Lahat yung pumasok dyan. Yan, dali. Kahit minsan noong 1972, hindi niya nalapitan ang MV Karagatan. Hindi nga siya nakalangoy sa dagat sa buong panahon niya rito. Sabi ng ibang mga residente roon, wala na raw ang barko. Binakal na ang lahat. Sinwerte kami at kalmado ang dagat Pasipiko. Mataas ang araw, malinaw ang tubig. Sa mababaw lang na tubig, nakita rin namin sa wakas ang MV Karagatan. Because of our trip, nung ko lang nalapitan ng malapitan yung MV Karagatan, nung nag-dive na tayo, nandun yung bumalik yung mga alaala ng nakaraan. Yung butas na tinignan namin, mukhang yun, doon linagay yung mga armas. Yung mga corals na tumubo na doon sa barko. Maganda yung corals na tumubo. Napakaganda ng wreck ng Karagatan. Dami na mga gandang coral yung tumutubo sa kanya. Tapos ang ganda pa ng tama ng araw. Tapos paano siyang playground, ang daming kay mga pwedeng lusutan ng mga butas. Sa huli, sa mahigit 1,000 baril na karga ng MV Karagatan, mga 200 lang daw ang nadala ng mga gerilya sa mga kampo ng NPA. Dahil dumagsana ang mga sundalo, ang karamihan ng baril ay iniwan na nila Victor Corpus at nakumpiska ng militar. Kaya maaring sabihin, isa ito sa kauna-unahang tagumpay ng militar laban sa NPA. The significance of that incident, kung hindi nasubko yun, siguro mas marami tayong problema ngayon sa insurgency or kung nagtagumpay sila ay iba ng klaseng gobyerno tayo. Diba?